Noong naamyendahan ang Republic Act 11053 o ang tinatawag na Anti-Hazing Act of 2018, inaasahan ng marami na mas bababa ang kaso ng hazing sa bansa. Subalit, simula noong napirma ng batas na ito, 11 ang naging biktima ng hazing na namatay. At noong February 18, 2023, isa na naman ang nadagdag sa listahan. At ito ay ang estudyanteng si John Matthew Salilig. Bakit sinapit ang 24 years old na taga Adamson University ang malagim na katapusan na ito? At nahuli na ba ang mga may sala? At ano ba talaga ang tunay na nangyari? At yan na nga alamin natin sa JP Amazing Stories. Kahit hindi na bago ang mga ganitong balita, ay napapailing pa rin tayo sa tuwing may ganitong balita ang lumalabas. Ang masaklap dito, lubos na pahirap pa talaga ang pinagdaanan ng binata bago ito binawian ng buhay. Bago natagpuan ang katawan ni John Matthew sa isang bakanting lote sa Imus, Cavite, may posibilidad pa sana itong mabuhay kung dinala nila ito sa ospital. Natagpuan ito na nakahubot-hubad dahil sa plinano ng mga sospek na sunugin sana ito para walang makitang ebidensya. Ito ay ayon kay Police Lieutenant Colonel Virgilio Hopia, ang acting chief ng Binia City Police. Di umano, isa ito sa plano ng mga sospek na gawin sa katawan ni John Matthew. Kaya lang, naisip nilang mas makakaagaw ng pansin ang pagsusunog dahil sa magiging amoy nito, kaya naisipan nilang ilibing na lang ang kawawang sudyante. Nahanap ang nabubulok ng katawan ni John Matthew 10 araw mula nang inireport na nawawala siya. Napag-alaman pa ng mga pulisan na may isang alumni ng Tao Gamma Phi ang nagsabi na ilibing ito kaysa iwanan. Mas naging madali sana ang paghanap sa bangkay at nabigyan ng maayos na hantungan kung hindi nila ito ibinaon sa lupa. Wala talaga sa pinagpipilian nila solusyon ang dalhin si John Matthew sa ospital kahit nung hindi pa ito namamatay. Hindi naging madali para sa biktima ang kanyang pinagdaanan at paniguradong humingi ito ng tulong dahil hindi niya kinaya ang mga ginawa sa kanya pero walang nakinig. Ayon sa nakuhang impormasyon ng kapulisan, napadumi ang biktima habang ginagawa ang initiation. Pagkatapos ay namutla na ito at nagsuka pero hindi pa rin nila itinigil ang pagpalo. Tinanong pa daw na mga nagsasagawa ng initiation kung ipagpapatuloy ba nila ang ginagawa nila. At nagsabi daw ito ng, oo, ituloy lang. Ngunit nang pabalik na sila na Maynila, ay bigla na lang daw nangisay si John Matthew at hinimatay. Maliban sa salaysay ng mga sospek na nasa kustudiya na ng mga kapulisan, may isa pang salaysay ang nakuha ng mga pulis. Di umano ay kasabayan nito ni John Matthew sa panahon ng initiation. Ang tinutukoy na saksi at tumatayo din complainant ay si Roy Osmond Tuason de la Cruz. Ang mga nasampa naman na reklamo ay sina Earl Anthony Romero, Tung Cheng Teng, Jerome Balot, Sandro Victorino, Michael Lambert Ritalde, at Mark Pedrosa. Alam na kapulisan ang lawak at dami ng mga miyembro ng Tao Gamma Phi Fraternity at marami dito ay mga taong may matataas sa pwesto sa gobyerno at lipunan. Pero nagbigay na ng paunang salaysay ang kapulisan. Nag-iwan ito ng babala na wala dapat makialam sa imbestigasyon at maging sa prosecution. At nangangako din sila na ang lahat ng mga sangay na kapulisan ay magkukolaborate at ibibigay ang lahat para mas mapadali ang imbestigasyon. Noong March 1, inareso ng kapulisan ang mga sospek na pinangalanan ng saksi na kasali din sa initiation na naganap noong February 18. Galing din umano mga ito sa Gamma Phi Adamson Chapter. At ang ginamit nilang bahay para sa aktibidad ay kay Mark Pedrosa, alias Makoy, na taga-barangay Kasile, Binian City. Ang lima pang pinangalanan na kasama si Pedrosa ay voluntaryo naman nagpunta sa police station ng Binian para sa imbestigasyon. Pagdating ng mga sospek, bandang alas 11 ng gabi, tinawag si De La Cruz at positibong kinilala niya ang mga dumating. Di umano ay sila nga ang nagsagawa ng hazing sa kanila ni John Matthew. Pagkatapos noon ay inaresto na sila.
Subalit may 11 pa na miyembro ng Tao Gamma ang hindi pa sumosurrender at hanggang ngayon ay at large pa rin. Sa kabilang banda, halos 150 chapters ng Tao Gamma Phi ang kumundi na sa hazing incident na nagganap na nagresulta sa pagkamatay ni John Matthew Salilig. Ang sabi ni Grant Triskillion, Jewel Lord Peralta ng Tao Gamma Phi Global, wala di umunong salita ang pwede nila masabi para maiparating ang kanilang pagkamuhi at pagkundina sa walang kwenta nangyari. Pero wala di umano mas magandang gawin para maipakita ang kanilang pagrespeto sa pagkamatay ni John Matthew, kundi ang pagsiguro na hindi na ito muli mangyari. Hanggang sa dulo, iginigit namin ang aming commitment para sa walang karahasan at pagsunod sa batas, lalo na ang Anti-Hazing Law of 2018, idinagdag pa ni Peralta. At sumumpa kami na gagawin namin ang lahat ng aming makakaya para maisaayos ang fraternity at muling ma-educate ang mga Triskillion sa ilalim ng isang paninindigang tungo sa ganap na pagbabago, sabi pa nito. Ayon naman sa Tao Gamma Phi National na di umano ang may final say sa lahat ng mangyayari sa kanilang organization, ito ay direktang paglabag sa batas, lalo na sa Republic Act 11053 o Anti-Hazing Law. Hindi ito makatao at labag sa kanilang paninindigan bilang mga miyembro ng Tao Gamma Phi. Dinagdag pa nila, kaisa sila sa pamilya ng biktima na nagdadalamhati at nananawagan ng hustisya para hindi na ito maulit muli. Isa sa mga founders ng Tao Gamma Phi sa Adamson Chapter ay bumaba na sa kanyang posisyon bilang pagpapakita ng kanyang pakikiisa sa pamilya ng namayapa. Ayon sa post ni Abdul Wahab Salvatera sa kanyang Facebook, nakakahiyang matawag na founder ng Adamson Chapter matapos ang nangyaring krimen. Habang nagpapakita ng pakikiramay at galit na rin sa mga may sala, marami pa rin ang nagsasabing mangyayari muli ito dahil hindi naman nakokontrol ang mga fraternities at ang kanilang mga aktibidad. Kahit na rehistrado ang kanilang mga chapters, ay hindi ito kasiguraduhan na hindi na nga sila magsasagawa ng hazing sa kanilang mga susunod na mga aktibidad. Ang nakakapagtaka, ang namatay katulad ng saksi ay mga neophytes na sa Sambuanga Chapter ng Tao Gamma Phi. Welcoming rites na lamang ang kailangan nilang pagdaan ng dalawa at hindi na kailangan ang hazing. Subalit nag-undergo pa rin sila ng initiation at nakatanggap daw sila ng sobra sa 70 na palo ng paddle. Ipinakita niya pa sa mga investigador ang kanya na bugbog ng mga binte. Ang sabi sa amin, since we have anti-hazing law, ang ibibigay nila na palo ay 12 hanggang 24 na palo. Marami na yung 24, kaya naniwala naman kami, plus the benefits na pwede mo matanggap. So tinuloy ko talaga kasi may problema kami sa pera, ang sabi ni De La Cruz. Pero sumobra sa sinabi nilang bilang ng palo ang natanggap niya. Pinatakan din nila ako ng kandila sa likod. Pagkatapos ay pinalo naman ako ng sinturon sa likod ko. Pagkatapos niya ituro mga sospek kasama ang isa pang witness, positibo din nila itinuro ang sasakyang ginamit nila pabalik na Maynila kung saan binawian ng buhay si John Matthew. Pag-aari ito ni Gregorio Cruz, ang tatay ni Aaron na isa sa mga inaresto at nasa kamay na nakapulisan. Maging ang ama nito ay hinuli sa kasong obstruction of justice. Pero may isa pa sanang person of interest na hinihintay nilang lumapit, subalit hindi na rin nila ito naabutang buhay. Di umano ay nakilala ang sasakyan ng sospek at may tumawag sa kapulisan tungkol dito. Ang sabi ni Laguna Police Director Colonel Randy Glenn Silvio noong March 3, 2023, nagpunta sila kagad sa binigay na address na nagtip sa kanila tungkol sa taong iyon at ng sasakyan niya. Pagdating nila sa bahay ay nakita nila nakabitin na ang person of interest at sa tansya ng medical legal noong February 28 pa ito binawian ng buhay. Kinumpirma ito ni Colonel Jopia at sinabing ang person of interest ay isang 28 years old na alumnus ng Adamson University. Napag-alaman na ibang sasakyan ang dinrive nito, sakay ang iba pang mga miyembro ng Tao Gamma at isa pang biktima ng hazing. Ang mga magulang nito ang tumawag sa Binyan Police para makipag-coordinate sa pag-surrender ng sasakyan. Wala naman nakitang foul play sa pagkamatay nito at idiniklarang suicide ang nangyari.
Naging sanga-sanga na ang pangyayari dahil sa walang kabuluhang hazing activity na naganap. Maging si Speaker Martin Romualdez, Congressman ng Leyte, ay nagsabing magbibigay ito ng kalahating milyon bilang gantimpala sa sino mang makakapagbigay ng impormasyon at makakapagturo sa lahat na may kinalaman sa nangyaring pagkamatay ni John Matthew. Ayon kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., pinapangako niyang hahanapin ang hustisya sa nangyaring ito dahil wala talaga maibibigay na maganda ang hazing. Para sa mga pulis na humawak sa kasong ito, case solved na di umano ito pero hindi pa naman case closed. Kampante sila na ang mga suspect na nasa kanilang kustodiya ang mga may kasalanan sa nangyari. Pero ang tanong dito, sigurado ba sila matitigil na ang mga walang katuturang pagpatay na katulad nito? Mananatiling malaki ang pagdududa ng mga tao dahil kulang sa disiplina ang mga tao. Sana lang ay matuldukan na ang ganitong mga gawain dahil hindi madali para sa mga magulang at pamilya ang sakit na kanilang pagdadaanan.